Hello guys, welcome to this video. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng libreng website gamit lamang ang blogger.com o blogspot.com. Gagawa tayo ng website na katulad ng ganito. As you can see, malinis at maganda yung itsura ng website. Pwede pa tayo maglagay ng ads. Kung halimbawa, ma-approve tayo ni Google AdSense, pwede tayong kumita ng pagka may nag-click sa mga ads na nilalagay natin. Pwede rin tayong maglagay ng affiliate links kung member tayo ng Involve Asia or Amazon Affiliates. Pwede nating ilagay dito yung ating mga affiliate links para pag may nag-click at may bumili sa mga produktong pinopromote natin, kikita tayo. So, paano nga ba gumawa ng ganitong kagandang website nang libre? So, tapusin mo ang video ito at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng website gamit ang blogger.com. So, first step, ang kailangan lang natin ay isang Gmail account. Okay. Magre-register lang tayo sa Gmail and then pag meron na tayong account, click lang natin tong create your blog sa may blogger.com. Okay, click create your blog and then log in. Okay, kaya ganito kasi itsura ng aking ano, dahil gumawa na ako recently ng blogger, ng isang blog. So click lang natin tong create blog. Okay, choose a name for your blog. Ito yung magiging pangalan ng blogs ninyo. So yung pangalan ng blog nakadepende sa topic or niche na gagamitin natin sa bagong website o bagong blog ninyo. So gagawin natin halimbawa ay yung health topic. So bigyan ko lang kayo ng sample. Health tips blogs ph. So yan, then pag okay na, click next. And then next step, choose a URL for your blog. Ito yung pinaka address ng blog ninyo or website ninyo. So free lang din yan, ang kaibahan nga lang merong sa dulo na blogspot.com, so makikita ninyo, pero libre lang natin magagamit yan. Libre lang ang blogger.com, libre rin ng web hosting, wala tayong babayaran kahit 5 dolyar. So, create tayo ng sample na URL blog sa ating blog. So, dahil health niche tayo, ganito sample na natin. Tips blogs ph. So, makikita nyo, this blog address is available. Kung hindi naman available yan, makikita ninyo, nakakulay red siya. So click save. So ayun ang blogger dashboard natin. So makikita nyo, wala pa siyang laman. Paano natin sisimulan gumawa ng website na katulad ng ganito? So tingnan natin, yung punta tayo dito sa may right side, click natin tong view blog para makita natin yung ating blog na wala pang laman. So ito siya, malinis, wala pang laman. Ito yung URL na sinabi ko kanina na magiging address, official address ng ating website. So para magawa natin yung ganitong website, punta tayo dito sa right side and then click theme. Okay, may i-upload tayong file o ano, i-upload natin yung theme ng website na ito sa ating blogger theme para magaya natin. So dito sa customize, click lang natin tong drop down menu. So yung link pala ng file na i-upload o install natin dito, ilalagay ko na lang yung link sa may description ng video na ito para ma-download nyo rin. So click itong drop down menu and then click restore, click upload, then dito ito ko nilagay yung
yung file. So make sure na ang pipili ninyo itong XML document, kasi nakaano yan, naka-zip file yan, i-extract nyo na lang. So ito yung i-upload natin, yung itong XML document. So click and then click open. Okay. Storing team. Okay, makita natin successful na. So tingnan natin yung pagbabago sa ating vlog. Click natin ulit yung vlog, refresh na lang natin. Click refresh. And then yan na. Naiba na itsura niya. So katulad na siya na nandito na website. So paano natin magagawa yung ganito kagandang website? Siyempre lalagyan natin ng content. Etong mga to, mga blog post ito. Mga na-post na nila. Yung mga sample posts. Ito yung mga social media icons. Ito yung mga random posts, featured posts, popular posts. Okay? Ito yung logo, about section. And then sa taas yung mega menu list. So sa atin wala pa. Lalagyan na natin. So paano natin may edit? Punta tayo dito sa right side, click layout. Dito natin makikita sa layout yung mga widget o mga gadgets na pwede nating i-edit, baguhin o alisin, remove o kaya palitan para mapaganda natin yung ating website o blog, o kaya naman kung anong gusto nating maging itsura o kaya anong link na gusto nating ilagay, pwede nating i-edit dito. So bago yan, tignan muna natin dito sa may mga post, sa may right side yung post, kasi kailangan muna natin magkaroon ng content. So, kasi yun ang tinitignan, yun ang babasahin ng ating mga audience, yung ating post. Click natin itong post. So dito tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng post o yung ating pinakaunang blog post, kung paano natin pagagandahin yung ating post. Okay, click lang natin itong new post. Then dito kasi meron na akong itinago o kaya nakasave na blog post. So kaka-copy paste na lang natin to. So makikita natin ang pinaka-importante dito sa pinakataas, yung title ng ating blog. Okay? So kaka-copy paste ko na lang to. Paste. Then yung body. Okay? Paste. Okay, ayan. So meron na tayong pinakaunang blog post. So paano natin 'to pagagandahin tulad ng nakita nating website kanina? So kuha tayo ng sample ng blog post. So ito, ganito yung sample na post. Makikita niyo mga sample text lang. So merong image, merong mga quotes, quotations, mga yan. Ganito natin gagawin. So explore ninyo kapag halimbawa first time yung gumamit ng blogger.com ng blogger, explore nyo isa-isa itong mga icons to. Pero basically madali lang naman to para tayong gumagamit ng Microsoft Word pag halimbawa nag-edit tayo ng document. So ganito lang, kung gusto natin maglagay ng image, click lang natin tong image, insert image icon. So sa itaas, click lang upload from computer, then choose files. Meron na kasi ako nakasave dito na mga image na pwede nating gamitin sa para sa video na ito, sa video tutorial na ito. Click mo lang yung image. Pero ang tip ko ay baguhin natin tong i-rename natin, kasi para sa Google search. Mas gusto kasi ni Google search yung ano eh, mas mapapansin ka ni Google kung ang mga file name, halimbawa file name na yung image na nilalagay o na-upload mo sa website o blog mo ay may kinalaman sa
target keyword na gusto mong i-promote. So click open na natin. Then makikita nyo nag-upload na siya dito. Click mo lang yan and then select. Yan. Na-upload na yung first image natin. Pwede mong i-resize yan. Pwede palakihin, pwede paliitin, pero mas madali kung i-click mo na lang siya and then gamitin mo itong tool na ito, image size. Pwedeng small o pwedeng extra large. Mas gusto ko yung XL kasi mas maganda itsura niya. So, yan. Ito yung first paragraph natin. Pwede nating i-edit yan. Italic, bold, o kaya pwede nating palitan yung font. Mas gusto ko itong Arial. Then, ganyan. Pwede nating i-highlight. Lagay natin sa center or justify. Left na lang. Mas maganda yung left. So, yan. Next, nagagawin natin pag-underline natin itong mga font ito para hindi siya katulad ng parang static lang yung tsura. So, ito, pwede natin itong gawing heading. O, sa next video natin, ituturo ko kung paano o para saan ba itong mga major heading, heading, subheading, and minor heading. Itong mga to mga paragraph or normal na mga fonts lang. So, ano yung naitutulong nito sa Google search para lumitaw tayo sa first page ng Google search. So, yan. So, okay. Basically, ganun lang kadali yung paggawa ng blog post. Ang gagawin lang natin, mag-re-research lang tayo kung anong gusto nating i-post sa ating website. Depende pa rin sa gusto nating niche o topic. So, ganito lang. Kung gusto natin makita kung ano itsura ng ating first blog, click lang natin dito sa right side, click preview, and then makikita natin naglo-load yung preview. Yan, ganito magiging itsura ng ating blog post. So dyan ang yung image, dito yung paragraph, ito yung ating heading. Okay, ganyan. So kung gusto makita kung ano itsura sa mobile, click lang natin itong icon, then ganito na siya. Eh, kita nyo ng itsura niya sa mobile. Tablet. Yan. Okay. Desktop. Okay. Next. Tingnan natin dito sa, punta naman tayo dito sa right side. Next, ilalagay natin kung ano yung mga label niya. At dahil tungkol sa health, itong ating blog post, ilalagay ko health. Health tips. Pwede nating lagyan ng dalawa o tatlong label. Depende sa gusto natin. O ganyan. Health. Yan. Lalagyan lang natin ng comma para pa mag-separate siya. So, makita nyo dalawa yung category niya. Itong label na to, ito yung mga categories. Basically, yung mga categories yan para madaling mahanap ng ating mga audience o yung mga tao na pupunta sa blog mo kung ano yung mga topic na pinost mo sa blog mo. Halimbawa, ganito. Wala na i-post. Ito. Categories. Merong business, merong sports, merong technology. So, yan. Ito natin may edit yan. So, ito, publish yung, ito yung date kung kailan mo ipinapublish. Permalink. Ito yung mga ito yung magiging permanenteng URL o address ng blog post mo. Okay? Merong yan pwedeng automatic o pwedeng custom permalink. So, bahala kung gusto mong edit, click mo yung edit custom permalink o ilagay mo kung para saan yung blog post mo. Halimbawa, dahil sa home remedies for stomach cramps yung title ng blog post natin, ito na lang ilalagay ko. Okay? Lalagyan ko na lang siya ng dash para magdikit-dikit. Hindi siya pwede lagyan ng space dahil yan ang URL ng ating website o ng ating blog. So, makita nyo? Okay, nagbago na siya. Ito na yung bagong URL ng ating blog. So, yan.
location, pwede natin palitan Philippines kung gusto natin na audience natin makakita ng vlog natin ay mga Pinoy. Yan, Philippines. O pwede mong palitan yan, USA. Okay, United States. Okay. Then, okay na. Ito yung mga basic na ginagawa kapag ka magpo-post ka ng vlog. So, meron pang mga ano dyan, mas malalim na ginagawa. Yung ibang ginagawa na para mas mataas yung rankings nila, para makita sila sa Google search, kaya mas maganda yung font o kaya tsura ng kanilang mga blog post. Marami pa ginagawa dito, so explore nyo na lang kung paano ginagamit itong mga icon na ito. Then, kung okay na, click na natin tong publish, itong orange na to, publish, and then confirm. Then makita natin na publish na, nandito na yung mga lista na ating mga ano, mga blog post. Okay, click lang natin itong mata na icon, itong yung logo na to. So, para makita natin. So, ito na, yung bago nating blog post. Okay. Mayroon ko lang yung shield. So, yun na, nakita na natin. Ito, ang ating blog post. So, paano naman natin may edit itong main menu sa taas o kaya itong logo? Paano natin maalis yan? Paano natin mapapalitan itong mga social plugins? Kasi pag kinlik natin yan, pupunta dun sa Facebook page ng Way to Teams. Itong Way to Teams nga pala ay dito ko kinuha yung libre nating team na i-download. Yan. Okay. Hindi ko nakalagin. So yan, pag kinlik natin yan, punta sa YouTube nila. So ayan, ayaw. So ayan, live blogger. So ayan, paano natin may edit yan, papalitan? So ganito lang yan. Punta tayo dito sa left side ulit. Click natin tong layout. And then dito sa layout, dito natin makikita lahat ng mga gadgets o kaya mga widgets na pwede nating palitan, pwede nating alisin, o pwede nating baguhin, i-edit natin. Basically, lahat ng makikita natin dito sa website natin, pwede nating i-edit lahat yan. Ito pwede nating i-edit, pwede nating palitan. So, paano natin papalitan itong logo? Bawa yung logo na yan. So, meron na kasi akong nakasave na logo dito sa computer. Inedit ko na kanina. So, para palitan tong logo na to, click lang natin, hanapin lang natin yung header. Okay, header logo. So, ito yon. Ito yon. Click lang natin tong edit icon. Click edit. And then, makikita natin to. Dito natin papalitan yung logo. So, para palitan to, si Mogu. Click natin tong upload image from computer. O pwede rin is insert na lang dito yung URL ng image niya. So, sa case ko, meron tayong ano, image na inedit kanina. So, click image, choose file. And then, ito, sample logo. Then, yun na, na-upload na siya. Dito na siya. Para palitan naman, lagyan natin ng blog description tungkol saan yung blog natin, ay dito lang natin i-edit, lalagay lang natin. Okay. Health tips blogs. Yan. Sample lang naman ito. So, ayan. Pinagawa natin. Then pag okay na, na-save na natin to, ay na ano, na-upload na yung image sa kanyang description, click save. Yeah. So punta tayo dun sa may blog ulit natin, click refresh. As you can see, na bago na siya. Ito na yung ating bagong logo. Okay? So paano natin naalisin pala? Pwede pala nating alisin to. Halimbawa ito, click lang natin 'yan. Okay, save para mawala yung logo.
So, balik na natin. Yan natin green ulit. Save. Yan. Ito naman, para palitan to, menu. Ito siya, linked list. Main menu, tawag dyan. Click edit. So, ito siya. Sa ngayon, para sa video tutorial na to, papalitang i-delete ko na lang muna to. And then, palitan natin mamaya. So, yan. Okay, save. Refresh natin to. So, makita nyo na wala na. So, ganun lang siya mag-edit. O, para lang siyang ano, click-click lang. Mapapalitan lang natin yung mga nakikita natin dito. So, palitan natin tong malaki na tong headline na to. Click edit. Ito siya. Pag okay na, click save. Then, tingnan natin. Refresh. So, yan na siya. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. So, para dito, sample lang naman ito. Okay. Pag marami na kayong posts, dadami din yung laman ito. So, yan. Palitan din natin tong logo. Punta tayo dun sa baba. Okay. Ito yon. About us. Tignan natin yung logo. Upload image from computer, choose file, open. Copy na lang natin yung nasa taas. Copy. Okay. And then paste. Click save. Refresh. Boom, eh na siya, iba na siya. So ito yung sinasabi ko kanina, yung health na label, lumitaw na siya kasi meron na tayong isang blog post na ang label niya ay health. Click natin, sample natin. Ayan, lumitaw siya dito. So sa team na to, ganyan yung tsura niya. Ayan. So dito tayo, papalitan naman natin itong mga social widgets na to. Ito siya, footer social widgets. Click edit lang natin para palitan halimbawa yung URL para hindi na tayo mapunta dun sa Way to Teams na Facebook page. Ay edit lang natin to. Diba, pwede mo ilagay yung username mo dito para mapunta dun sa Facebook account mo para free promotion. Click save mo lang. Yan. Talisin ko na lang to. Ito. Yan, click save. Refresh. Okay. Testing natin. Ayan, wala na siya. Punta na sa Facebook. Okay, depende sa inyo kung meron kayong Facebook page na gusto nyong i-promote o gusto nyong i-connect dito sa website or blog ninyo, pwede nyong ilagay yung URL dun sa may widget or Twitter, Skype, Instagram, or meron kayong YouTube channel or LinkedIn account, pwede yan. So ito, popular post. Ito, makikita ninyo dito rin yan sa may layout, itong label and popular post. Yan, label, popular post. So itong feature post, pwede nating lagyan ng mismong post natin. Click na natin yan. So yan, wala naman tayong ibang sample. Isa lang yan. So save. Refresh. May kita na niya sa dito. So yan na. Okay. Mas na madali lang siya ma-edit. Ganun lang siya kadali. Punta tayo dito sa may ano, sa blog post. Ito. Pwede yung pagandahin to. Pwede natin pagandahin ito. Edit natin to. Halimbawa, katulad nung kanina. Edit natin to.
tulad halimbawa nung kanina ginawa natin, parehas lang naman siya. Dito natin siya makikita sa may right sidebar, sidebar right. Okay. Depende kasi sa theme na i-download o i-install niyo sa Blogger account niyo yung magiging itsura ng ano ng mga gadgets. So ayan, ito siya. Pwede niyo i-edit yung YouTube. Okay. Pwede niyo palitan din 'yan. So ayan. Ito most popular, makikita niyo to dito. Ito siya. Okay. Ito siya, Facebook, pwede nating palitan. Pwede nating i-edit itong tags, pwede nating alisin 'yan, halimbawa alisin natin. Okay. Oh, show this widget. Save. Then refresh natin, wala na siya. Nawala na yung mga lay, mga tags. Ayan, dito natin, nawala na siya. So ayan. Okay. So yan muna yung paggawa ng simpleng blog or website. Try ulit natin maglagay ng isa pang blog post. Okay. Meron pa naman tayong na in video. So isang tip nga pala para makakuha kayo ng mga image o picture na pwede nyong ilagay dito sa blog post niyo, ay punta lang kayo dito sa pexels.com. Okay? Dito ako kumukuha ng mga libreng image. So halimbawa, okay, tungkol sa itong topic natin ngayon ay foods to avoid if you have high cholesterol. Okay? Ano naman natin, halimbawa ito, gusto natin lagyan ng halimbawa itong fried chicken. Okay, hanap tayo ng image dito na fried chicken. Chicken. So yan, palitan natin itong orientation. Fresh horizontal. So yan, wala fried chicken. Ito, fried chicken. Okay, click lang natin itong free download, itong drop down. Okay, large yung download natin. So, mabagal lang siya. So, yan. Palitan lang natin yung file name. Fried chicken. Click save. Okay, punta tayo dito sa post natin. Lagyan natin ng image para mas maganda. Okay, choose file. Then, ito yung dinownload natin kanina. Okay. Click and by select resize. Okay. Pwede natin baguhin ito. Bold. Gawin natin bold lahat. Okay. So, pwede natin palitan to. Heading. So ayan, okay na siya. Pwede na nating i-publish ulit. Ay, lagyan muna natin ang label. Help. Okay, publish, confirm. Ayan, makita natin yung refresh. Ayan, dalawa na ang ating blog post. So sample lang naman to, kaya magkaparehas yung image. So kayo na bahala mag-edit kung anong gusto nyong topic. So that's for this video. Salamat sa panonood, and next video i-discuss ko naman kung paano tayo kikita sa libreng website na ito at paano tayo ma-approve ni Google AdSense para makapaglagay tayo ng Google Ads tulad ng website na ito. Okay.
Ito yung sample website natin na meron ng Google AdSense. Meron ng mga ads na lumilitaw. So yan, meron ng mga ads na lumilitaw. Sina-approve na siya. Okay, tingnan natin to. Ito yung Google AdSense account. So pagka may nag-click dyan, kikita si may-ari ng vlog na to. Okay, so salamat sa panonood. See you sa next video.